Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako pala si Eddie, taga Navotas City. Mai-share lang po ako sa inyong kwento. Nangyari ito 4 na taon nang nakakalipas. Hinding-hindi ko po makakalimutan yon. Hanggang ngayon kasi ay napapaiyak pa rin ako kapag naaalala ko yon. Mahilig ako sa aso. Naaawa nga ako kapag may nakikita akong stray dogs. Kaya naman, karamihan sa kanila ay kinukupkup ko. Isa nga sa kanila ay si Rani. Mabilis kasing tumakbo yon, kaya naman Rani ang ipinangalan namin. Nabangga siya ng sasakyan ko nung nagmamaneho ako papuntang Antipolo at nung bumaba ako ng sasakyan, naawa talaga ako kasi halos hindi na siya makahinga dahil sa impact ng pagkakabangga. Kaya naman agad ko itong tinulungan. Sa lahat ng mga aso ko, siya ang pinakamalambing at close sa akin. Habang busy ako sa pagluluto, narinig ko si Rani sa labas ng bahay na tahol ng tahol. December na nun, kaya napaisip ako na baka may namamasko. Nung lumabas na ako para awatin si Rani at para tingnan kung sino ang naroon, wala akong nakita ni Anino. Pero patuloy pa rin siyang tumatahol na parang galit na galit. Inawat ko ng inawat si Rani kasi palakas na ng palakas ang tahol niya. Mga ilang minuto pa bago siya tumigil sa pagtahol. Nung nasa loob na kami ng bahay, hinawakan ko siya sa ulo at tinanong kung ano yung nakita niya na hindi ko nakita. Pero nagtaka na lang ako kasi nilalambing ako ni Rani at para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Yung nakakapagtakang pangyayaring yun ay naulit na naman. December 10, 2018, base sa pagkakaalala ko. Nasa kwarto ako noon kasi may tinitingnan akong video sa laptop. Narinig ko na tumahol na naman si Rani kaya sumilip ako sa bintana. Nakita ko siya na naglalakad na para bang may sinusundan pero hindi ko makita kung sino o ano. Kitang-kita ko sa mukha ng aso ko ang galit. December 23 ng gabi. Nasa loob na ako noon ng bahay kasama ang pamilya ko. Hinanap ng kapatid ko si Rani kaya sabi ko na baka nasa kwarto ko lang siya. Pinuntahan niya kaso ilang minuto lang ay sinabi niya na wala doon si Rani. Hindi pa nakapaghapunan yung aso kong yun kaya hinanap ko na rin siya. Naroon sa sala yung ibang mga aso ko pero wala talaga si Rani. Habang busy kami sa pagtatawag at paghahanap kay Rani ay tumunog ang doorbell. Kaya naman, binuksan ito ng kapatid ko. Pero pagbukas niya, wala naman siyang nakitang tao. Nakita niya ang isang regalo na nasa sahig, kaya pinulot niya yon at pumasok na sa loob. Tinawag niya kaming lahat at tinanong kung para kanino kasi wala iyong pangalan. Sinabi ko naman na wala namang magbibigay ng regalo sa akin kasi wala naman akong gaanong kaibigan. Tinanong ni Papa yung kapatid ko kung sino ang nagdala. Pero sinabi nito na wala rin siyang nakitang tao at wala rin naasulat sa gift box. Nag-aalangan ako nung buksan ng regalo dahil baka bomba yon. Kapag nagkataon, sabay-sabay kaming sasabog. Ilang minuto rin po kami nag-isip kung bubuksan ba yon o hindi. Pero dahil sa curiosidad, ako na mismo ang nagbukas. Halos hindi ako makahinga nang pagbukas ko ay nakita ko ang ulo ng aking asong si Rani. Wala na rin ang mga mata nito. Sa pagkabigla ko, nabitawan ko ang gift box at nalaglag sa sahig ang ulo ni Rani. Napasigaw ako at iyak ng iyak. Tumakbo ako palabas ng bahay dahil umaasang mahabol ko pa ang gumawa nun. Pero hindi ko na nakita. Hindi ako nakatulog nung gabing iyon dahil iniisip ko lang talaga ang nangyari kay Rani at sa gumawa nun sa kanya. Ang walang kamuang-muang kong aso, kawawa naman. Kinaumagahan, narinig ko ang kapatid ko na sumisigaw. Nasa may pinto siya, kaya agad namin siyang pinuntahan. Nakita na naman namin ang isang gift box na kaparehas ng kulay nung una naming natanggap. Hindi ko pa man yun nabubuksan ay napaiyak na ako. Yung papa ko ang nagbukas at nakita namin ang hiwa-hiwang katawan ni Rani.
Nakita ko sa loob ang collar niya na binili ko para sa kanya nung nag-decide akong kupkupin ito. Napaluhod ako noon dahil sa sakit na naramdaman ko. Awang-awa ako sa nangyari kay Rani. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa barangay para paimbestigahan ang nangyari kay Rani. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng hustisya ang pagkamatay niya. Wala kasi ni isang ebidensya o lead man lang para matukoy ang sospek. Isa lang ang alam ko, hindi tao ang pumatay sa kanya. Siguro nung time na tahol siya ng tahol at hindi ko alam kung sino ang tinatahulan niya, iyon ang salarin. Siguro nararamdaman niyang nasa peligro kami. Ang sakit lang isipin na siya pa ang namatay. Yun na siguro ang pinakamasakit na regalong natanggap ko sa Pasko. At yun din ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan na akong tumanggap ng anumang regalo. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Bob. Mabuhay po kayo at more power sa inyong channel. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin nyo na lang akong Elaine, taga Valenzuela. Itong isishare kong kwento sa inyo ay nangyari nung high school pa lang ako. Isa na siguro sa pinakamasayang buwan ng kahit sinong estudyante ang December. Dahil bukod sa 2 weeks lang ang klase ay may Christmas events pa. Bali sir, ako yung klase ng estudyanteng hindi ganun katino. Medyo makulit at maloko ako. Before ng Christmas party na yon ay busy na yung mga classmates ko sa pagbili ng mga regalo. May pera naman ako noon, pero naisip ko na huwag na lang bumili ng regalo pero pupunta pa rin sa party. Ang mangyayari din kasi ay pabubunutin kami ng mga numbers at yung mga gifts na nasa mesa ay nilalagyan din ng numbers. Kapag tinawag ni teacher ang number, kung sino mang nakabunot nito ay lalapit para kunin ang gift. Dahil alam ko na yung ginagawa tuwing exchange gifts ay sumali talaga ako kahit walang regalo. Hindi ko alam kung bakit ko naisip yun, pero sa tingin ko ay masaya yun gawin. Kapag wala namang natanggap yung isa kong kaklase, ibibigay ko yung sa akin. In short, nantitrip lang ako. Nung mag-start na yung exchange gifts, pinalapit agad kami ni ma'am at sinabing bumunot kami ng isa. Kumuha naman ako ng isa. Kitang-kita ko sa mukha ng mga kaklase ko yung pagkasaya dahil magaganda yung natanggap nila na regalo. May iba rin na nagalit sa panyo, mug at picture frame na naman ang natanggap. Sabi nga ng katabi ko na 3 beses na siyang nakatanggap ng picture frame at inis na siya. Tinawanan ko lang yon at hinintay na lang na tawagin ni ma'am yung number na nabunot ko. Nung itinaas na niya ang isang regalo na nakarap sa pulang wrapper at sinabi na ang number ko na 24 ay agad akong pumunta palapit sa kanya at kinuha ang regalo. Hinintay ko na makatanggap ang lahat para kung sinong walang natanggap, ibibigay ko yung sakin. Nagtaka ako dahil lahat kami ay nakatanggap noon kahit hindi ako naglagay ng regalo sa mesa. Pero sa halip na malungkot, sumayaw na lang ako kasama ang mga classmates ko at nag-enjoy sa party. Hindi ko binuksan ang regalo dahil gusto kong sa bahay na lang ito buksan. Nung nakauwi na ako, sinabi ko agad kay kuya yung ginawa ko. Nainis siya sa akin kasi nandaya ako. Pero nagtaka rin siya kung bakit walang kulang na regalo sa mesa eh hindi naman ako naglagay. Tinanong niya ako kung may natanggap pa ang teacher ko at sinabi ko namang toothbrush at towel ang laman ng regalo natanggap niya. Binigay ko kay kuya ang regalo at sinabi kong buksan na niya dahil magbabanyo muna ako. Nung nasa banyo na ako, narinig kong sumigaw si kuya kaya dali-dali akong lumabas. Nung nasa sala na ako, nagulat na lang ako nung nakita ko ang isang putol na kamay na siyang laman ng regalo. Medyo umaamoy na kasi parang naaagdas na yun. Naalala ko pa noon, nagsipasok ang mga kapitbahay namin nang marinig ang ingay sa loob ng bahay. Ang ilan sa kanila ay napatay pa ng ilong. Agad kaming pumunta sa barangay para i-report ang nangyari. Kinontak na rin ang pulisya dahil dito. Nagchat din ako sa GC noon
at tinanong kung kaninong regalo yon at bakit at kaninong kamay yung nasa loob. Pare-parehong natakot yung mga kaklase ko nung sinend ko yung picture at ni isa ay walang umamin sa kanila. Nag-send pa nga sila ng mga pictures ng mga regalo nila. Inamin ko rin na hindi ako naglagay ng regalo sa mesa kaya akala ko kulang yung regalo at balak ko nga rin sanang ibigay yung regalo ko sa kung sino ang hindi makakatanggap kaso lahat kami ay nakatanggap. Hindi ko na talaga nalaman kung kanino nang galing yon. Wala na ring update mula sa mga pulis. Kapag nagkakaroon kami ulit ng Christmas party, napapalunok na lang talaga ako kapag exchange gifts na. Minsan, kapag mag-isa ako, naiisip ko pa rin kung kanino galing yung regalong iyon. Yun yung dahilan kung bakit nagbago na talaga ako at hindi na ako nantitrip pa. Maraming salamat po kung mabasa niyo ang aking kwento, sir. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Bago ko po i-share itong napaka-creepy na encounter, ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako si James, taga Tanay, Rizal. Nag-work ako sa isang maliit na kumpanya dito sa Tanay. Nasa trabaho ako noon nang tumawag sa akin si Mama. Sinabi niya na naroon daw ang ex-wife ko sa bahay. Nung narinig ko yun, nagpaalam muna ako kay boss kasi kailangan ko talagang umuwi. 3 taon na kaming hiwalay ng asawa ko at nasa akin ang anak namin. Nung nalaman ko kasing may iba siyang lalaki, ay hinawalayan ko agad siya at sinabing kakasuhan ko siya. Pero nagmakaawa siya kaya hindi ko na lang itinuloy. Madalas niyang binibisita ang anak namin. Sa totoo lang, ayoko na makita niya yung anak namin kasi alam ko na isang araw gagawa siya ng paraan para malayo sa akin si Angel. Pero wala akong choice kasi gusto ni Angel na makita ang ina niya. Kaya kapag naroon ang ex-wife ko sa bahay, binabantayan ko rin siya para hindi siya maagawa ng kung anumang balak niya. Pasko na, kaya alam ko na gustong gusto niyang maasama ang anak ko. Mabilis akong nagpatakbo na sasakyan, kaya muntikan ko ng mabangga ang isang matandang babae, pero mabuti na lang at nakapreno ako. Agad akong bumaba at tinanong ang matanda kung nasakdan ba siya. Humiti naman siya at sinabing mag-ingat na lang ako sa pagmamaneho. Nagsorry ako sa kanya at tinanong kung saan siya papunta. Nalaman ko na malapit lang sa bahay namin ang pupuntahan niya kaya sinabi ko na sumabay na lang siya sa akin. Agad naman siyang pumayag. Nung nasa kotse na kami, tinanong ko siya kung sino ang pupuntahan niya roon. Ang sabi niya ay ang mga apo niya dahil magbibigay siya ng mga regalo. Napangiti ako nang makita ang isang basket na hawak niya. Sa loob nito ay ang mga regalo. Nagtaka ako sa sunod niyang sinabi. Tinanong niya ako kung magkabati na raw ba kami ng asawa ko at kumusta si Angel, na para bang kilalang kilala niya ang pamilya namin. Medyo kinabahan ako at tinanong kung paano niya nalaman ang buhay namin. Sinabi naman niyang madalas niyang marinig sa tabi-tabi. Napaisip ako na siguro nung dumalaw siya sa mga apo niya ay nakita niya ako at ang pamilya ko. Siguro hindi ko lang siya nakita sa lugar namin. Nagsimula akong magkwento sa kanya. Sinabi ko na pauwi ako sa bahay kasi naroon ang ex-wife ko. Pakakunin kasi niya ang anak namin kaya kailangan kong mapigilan siya agad. Kumuha siya ng regalo sa basket niya at sinabing ibigay yon sa anak ko. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho at kahit nakatingin sa kalsada ay tuloy pa rin ako sa pagkukwento. Pero ilang minuto lang ay napansin ko na wala na akong katabi. Nawala bigla yung matandang babae at ang tanging naiwan na lang ay ang regalo niyang manika para sa anak ko. Sobrang nagtaka ako kaya tumigil ako sa pagmamaneho at tumingin-tingin sa paligid. Pero wala talaga siya. Imposibleng bigla na lang siyang maglaho. Kinilabutan ako noon. Bigla kong naisip yung anak ko, kaya bumalik ako ng kotse at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Pinili ko na huwag na munang isipin yung matanda kasi mas may kailangan akong unahin. Nung nasa bahay na ako,
nakita ko si Angel na niyayakap ang mama niya. Baka sa mukha ng anak ko ang pagkasabik sa ina niya kasi ilang buwan din siya nitong hindi dinalaw. Nung nakita ako ng anak ko, ay agad siyang lumapit sa akin at tinanong kung para sa kanya ba yung gift na hawak ko. Kasi napanaginipan niya kagabi na bibigyan ko siya ng gift pag uwi ko. Ang saya raw niya na nagkatotoo yung panaginip niya. Tanging oo na lang yung nasabi ko dahil litong-lito ako sa mga nangyari kanina. Agad niyang binuksan yung regalo at tuwang-tuwa siya nang nakita ang isang manika. Sinabi niya na totoo nga yung panaginip niya na manika ang matatanggap niya. Ang daming tanong na nasa isip ko. Imposible namang bigla na lang dumating yung regalo sa sasakyan, kaya totoo kang naroon ang matandang babae. Pero kung naroon nga siya, bakit bigla siyang nawala, hindi naman siya bumaba ng kotse. Paanong tumugma yung panaginip ni Angel at yung nangyari sa akin? Naligo ako noon sa banyo na iniisip pa rin yun. Hindi naman demonyo yung matanda at hindi rin white lady. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari noon. Kaya paglipas ng ilang araw, nagtanong-tanong ako sa kapitbahay namin kung kilala ba nila yung matanda na dinescribe ko. Pumunta rin ako sa bahay na sinabi ng matanda na naroon ang mga apo niya. Pero nung nagtanong na ako sa may-ari ng bahay, dinescribe ko yung mukha ng matanda. Ang sabi, patay na raw yung lola ng mga anak niya. Nanlaki yung mga mata ko nung sinabi ng babae na yun nga yung nanay niya. Patay na raw yun nung isang taon pa ang nakalipas. Lumabas ako sa bahay na yun nang nasagot na ang lahat ng tanong ko. Para bang tuluyang nakamove on na ako. Inisip ko na lang na may pangyayari talaga sa buhay natin na hindi maipaliwanag. Ang mahalaga ay walang nasaktan sa amin at ligtas naman ang anak ko. Nung umuwi na ako ng bahay, tinanong ko si mama kung nasaan si Angel. Ang sabi nito ay nasa kwarto lang at naglalaro ng manika. Pumunta ako sa kwarto niya at papasok na sana. Nang marinig ko na parang may kinakausap siya. Noon ko lang nakita yung ganong ngiti sa anak ko. Kinakausap niya yung manika palagi na para bang kapatid niya. Minsan nga, natanong ko siya kung sumasagot din ba yung manika. Sinasabi niya na hindi raw, pero alam niya na pinakikinggan siya nito. Kalaunan ay mas naging maayos ang buhay namin. Mas lumawak ang pananaw ko at nagkapatawaran na. Kaya naman nagkabalikan kami ng asawa ko dahil alam ko na yun ang mas nakakabuti. Nangako rin siya na mas magiging mabuting ina kay Angel at mabuting asawa sa akin. Dahil sa totoo lang, mahal pa rin naman namin ang isa't isa. Malaki ang pasasalamat ko sa regalong iyon ng matandang babae dahil para bang mas naging matatag kami ng pamilya ko simula nung ibigay niya sa amin yun. Narealize ko na hindi lahat ng multo ay nakakatakot at hindi naman talaga dapat katakutan. Yung iba ay may mabubuting hangarin. Sila yung mga tumutulong sa iba sa kahit anong paraan, kahit nasa kabilang buhay pa. Ito lang po muna ang gusto kong ikwento sa inyo, sir. Sana itong creepy encounter ko ay magbigay aral sa lahat. Merry Christmas po sa lahat at keep safe. Kaya naman, karamihan sa kanila ay kinukupkop ko. Inawat ko ng inawat si Rani kasi palakas na ng palakas. Nabitawan ko ang gift box at nalaglag sa sahig. Ang December dahil bukod sa 2 weeks. Mabilis akong nagpatakbo ng sasakyan kaya muntikan ko nang